Ito na nga at malupit na pag-uusapan natin ngayon, ha. Alam nyo, meron na naman po kasing balitang lumalabas ngayon, ha, sa isang ilang pahayagan na sinasabi nila, ho, eh, ito daw si Kris Aquino, di umano, ay magdedemanda kay Doc Willie. At meron nga tayong A1 information na talagang pinuntahan daw, ha, di umano, ng abogado di Kris Aquino itong si Doc Willie. Kasi ito yung ano, eh, mga lumalabas na mga post picture ni Doc Willie, tapos eh nandun na may sakit si Kris Aquino. Ang hindi maintindihan itong mga ibang bunggong nating kababayan, lalo-lalo na ho yung sa mga media na hindi man lang nagtatanong muna, ha? Eh ito hong mga picture na ito ay puro ho ito fake news. Ang kung hindi rin naman kayo isa't kalahating mga tanga, magbabalita kayo, fake news. Maniniwala kayo, fake news. Kasi, ang bobo nyo eh. Yun lang, yung masasabi ko sa inyo. Kakagat kayo ng balita, fake news pa. Yung mga lumalabas na endorsement ni Doc Willie, may picture niya ng mga produkto, hindi ho yan totoo. Mga fake news ho yan. Hindi ho ini-endorse ni Doc Willie yung mga produkto na yan. Kaya wag ho tayong tatanga-tanga. Kayong mga ilang media natin na tatanga-tanga, ibabalita nyo pa. Ayan, pati tuloy si Kris Aquino ng paniwala. Ewan ko, ito si Kris Aquino din eh. Hindi ko maintindihan bakit pinaniwalaan na talagang, kasi ang pangit nga naman yung post, nandun si Doc Willie, tapos yung nakahiga si Kris Aquino na may sakit, ganyan-ganyan. Hindi nila alam na medyo, hindi naman medyo, talagang sablay. Kasi ho, fake news eh. Pambihirang buhay eh, ang tanga nyo naman, fake news na pinapatulan nyo. Pasensya na, hindi ko alam, wala akong tinatutukuyang eksaktong tao. Yung mga naniniwala ho dito sa fake news na ito, abay, mga siraulo ho pala kayo. Hindi ho totoo yan. Ulitin ko ho, ha. May lumabas kasing mga balita na picture, mga post na may ini-endorse si Doc Willie, tapos ginagamit yung picture ni Kris Aquino may sakit. Diba? Tapos may produkto doon na mga ng may mga tawag dito, may mga herbal-herbal. Huwag ko kayo maniniwala sa mga ganyan. Yung mga herbal-herbal, makakatulong yan. Pero kung gusto nyo talagang gumaling kayo, huwag ho yung mga herbal-herbal na yan. Ang maganda ho, yung talagang magulay ho kayo. Yung mga yan, puro ho fake news ho yan. Fake news ho yung mga ganyang klaseng post. Pinaniwalaan naman ng iba. Diba? Pinaniwalaan naman po ng mga gumbong na nagalibol, naniniwala sa fake news. Ayan tuloy, pinatulan ito ni Kris Aquino. Tapos ang mga nagko-comment, ah, yung mga nagko-comment, mga dilawan daw. Ang siste ganere. Ang siste, tila ata sinisiraan si Doc Willie kasi namimili na daw kung sino ang susunod na DOH secretary. Dalawa ho ang pinagpipilian, ha. Balita ko ho dyan sa loob ng Malacanang, dalawa ho yung pinagpipilian. Si Doc Willie at saka yung isang doktor na ewan ko ba pangalan, basta hindi ko na alam babanggitin, kaibigan daw di umano ni Garin. Okay, so ang backer niya si Garin. Sabi ko, patay tayo, yari na naman tayo, pipili na naman ng dilawan. Isipin mo, ayaw na ayaw natin doon kay Garin, tapos ngayon yung kaibigan niya pipiliin di umano. Okay, kaya sinisiraan ngayon si Doc Willie. Mantakin mo, sinisiraan si Doc Willie. Ginagamit yung mga yung issue na yan, tapos ibabalita pa sa mga mainstream media na kesyo si Doc Willie daw ay ididimanda ni Kris Aquino para masira yung reputasyon. Tandaan nyo, reputation is everything, ika nga, diba? Uso na ngayon yan eh. Basagan ng reputasyon sa Pilipinas, wasakan ng reputasyon. Diba? Kita nyo naman yung mga nangyari sa mga hindi dumaan sa proseso, sinira lang reputasyon. Pati mga general. Ngayon, si Doc Willie naman, anak kayo ng weting talaga, oo. Tapos ngayon, yung mga nagko-comment, mga dilawang tae daw, mga pinklawan. At sinasabi mo, ba't ganyan si Doc Willie? Sinisiraan ni Kanga. Kasi nga, gusto nila yung bata nilang malagay sa pwesto sa DOH. Yung kaibigan daw ni Garin. Sabi ko, pambihirang buhay. Ang dumi nyo talaga maglaro kay mga dilawan, mga pinklawan. Ano? Ang dumi nyo maglaro. Ang tinutinong tao ni Doc Willie, napakaingat kaya niyan. At kami ho,
dalawang kampanya na namin nakasama yan si Doc Willie, pero napakaingat niya mamulitika. Hindi nga yan nagsasign ng mga, diba, kahit mga Duterte, mga dating tumutulong sa kanya, hindi yung nagsasign ng ganyan. Kasi nga, sa kanya, nangangandidato siya para sa buong mamamayang Pilipino. Walang partikular na kulay. Maingat po yan si Doc Willie, pati lalo-lalo na sigurado ako sa mga gamot na ini-endorso. Napakaingat niyang tao na yan. Tapos gaganyan ninyo, bababuyin nyo. Ha, kayong mga pinklawan at mga dilawan dyan. Huwag nyo naman ganyan na. Huwag nyo idamay sa politika si Doc Willie. Yan ay sobrang pag nagservisyo sa tao, talagang servisyo yan. Ito, isipin nyo to ha. Yung mga umeepal na mga politiko ngayon, ha, eh bago pa nila ginawa yung mga kaepalan nila ngayon, si Doc Willie, nagseservisyo na yan. Di ba? Mga katulad ni Senator Bongo, yan yung mga talagang noon pang nagseservisyo na. Si Doc Willie, yan yung talagang ang kanilang mga bisyo ay magservisyo. Yan yung talaga. Tapos sisirain ninyo dahil lang gusto ninyo makuha yung posisyon bilang DOH Secretary. Ang baboy nyo talaga mga dilawang kayo. Hindi, huwag nyo babuyin. Bastos kayo eh. Sa totoo lang ha. Mainit ulo ko kasi alam kong si Doc Willie, hindi iinit ulo niyan. Napakabait na tao niyan. Hindi iinit ang ulo niya, napakatinong tao niya. Kaya ako na lang mag-iinit ang ulo. Huwag niyong idamay si Doc Willie, huwag niyong babuyin yung tao. Napakatinong tao niyan, matulungin niyan. Ako, pagpapatayan ko talaga yan, si Doc Willie. Naku po, lalaban ko talaga yan. Dahil napakatinong tao niyan. Hanga ko dyan. As in, hangang-hanga ko dyan sa kanyang very, very passionate na to help people. Tapos sisiraan ninyo. Huwag kayo mga dilawan, pumili na kayo na sisiraan ninyo yung mga tulungis na lang talaga sa gobyerno. Huwag na ito si Doc Willie. Parang awa nyo na. Bait-bait yan eh. Di ba? Kaya kayo mga nakakarinig dyan, ha? Mga wag ho kayo, ipagkalat nyo ho sa mga kababayan nyo. Hindi ho totoo yung mga ini-endorse ni Doc Willie. Ha? Na mga supplements. Hindi ho. Meron ho siya, isa lang ang ini-endorse niya. Yung hindi nga yun supplements. Alam ko, hindi supplements yun. Yung pagtulong lang sa kapwa yun eh. Pero mga supplements, mag-iingat ho kayo. Ang dami hong mga fake news sa social media na ini-endorse ganito. Ang dami ko nakikita eh, yung pampalaki ng it. Pampagana ng ganun, di ba? Hindi ho kay Doc Willie yun. Huwag ho kayo nagpapaniwala dun sa mga ganun. Kung gusto nyo lumaki yung ano nyo at saka tumayo yan, bawasan yung asukal. Diabetes lang yan, kaya hindi tumatayo. Hindi, totoo naman, di ba? Bye-bye din Doc Willie, tapos bababuyin nyo. Kayo talagang mga pink. Kasi mga pinklawan yung mga nagko-comment doon sa fake news, kaya booking na booking. Pag titingnan mo yung profile, yung mga naninira kay, eh, alam mo naman, mga panatiko ni Kris Aquino, di ba? Mga panatiko ni Kris Aquino, may sintu-sintu rin yun. Iba yun eh. Di ba? Alam mo yun? Ewan ko ba? Ito si Kris Aquino, alam mo, ito ah, katotoo lang, sobrang ano nga ni Doc Willie, kasi pwede ho siyang magdemanda ng libel eh. Kasi isipin mo, didemanda ka ng ginagamit mo si Kris Aquino. Pwede niya nga i-demanda ang libel itong grupo nila Kris Aquino, pero hindi niya ginagawa kasi naaawa siya dahil may sakit na yung ali. Ganun nung kabait siya si Doc Willie. Napakatinong tao. Kaya sana ho, huwag na ho nating idamay sa politika itong mga matitinong katulad ni Doc Willie, ha? O, kita-kits ulit tayo mamaya.